Praticamente non fa nulla. Okay, good morning. So today we're going to discuss centrifugation. Ano? So may materials coming from McCabe, ano? Unit operation by McCabe. So next meeting we'll try to use the ano no, the material from Gene Copley's. Okay, so let me share my PowerPoint on centrifugation from McCabe. Okay, so most of the application for centrifugation is related to purification of oils, no, in food industry, ano, maraming centrifugation. Sugar mills, ano, kung nakapag-field trip na kayo, di ba, after crystallization, I think they use centrifugation, ano, to separate the sugar crystals. Yun yung isang nakita ko dati. Pero ano, yun, one major application of centrifugation is in, halimbawa, introducing, in refining oils, ano? So, McCabe discussed the hydrostatic equilibrium, ano? So, basically, yung topic ni McCabe, he is trying to design, ano? The centrifuges, ano? Kung gaano kalayo yung mga, yung outlet no yung radius no from the rotational axis no kung saan yung ilalagay yung wear ganun yung discussion ni McCabe. So bali nasa design talaga siya. Tapos later we're going to discuss the Gene Copley's material. Yung Gene Copley's material naman more of operation. Kamukha nung material sa ano sa filtration no. Kumusta ba? Nasagutan niyo na ba yung mga exercises? Ito mo check. Okay, so in a rotating centrifuge, a layer of liquid is thrown outward from the axis of rotation. Imagine, ano? Halimbawa, meron kayong container, tapos may motor sa ilalim, tapos pinaandar niyo yung motor, so magro-rotate yung container. So, generally, ang container, syempre, ang shape nun ay cylindrical, ano? So kung imagine niyo pag may liquid 'yon because of the centrifugal force, all of the liquid will be thrown outside, ano? So pag inimagine niyo parang nasa side lahat sila, ano? Pupunta lahat sila sa side. 'Di ba? Parang halimbawa, so halimbawa, ito yung cylinder, no? Yung cylinder ng centrifuge. So syempre, dito yung motor, ano? Yung motor. So halimbawa, magro-rotate ito, ano? Itong cylinder. Halimbawa, wala pa, hindi pa siya nag-i-start. So halimbawa, ito yung liquid content, ano? May liquid content siya. So, pag binuhay niyo yung motor, what will happen is that the liquid will experience ano, centrifugal force. Alam niyo na naman yung sa physics, di ba? Sakay na ba kayo ng mga ano ba, yung mga rides, caterpillar, di ba? Yung mga ganong rides, yung bata pa kayo, ano? Di ba? Para kayong hinahagis, ano? Sa palabas, no? This is the centrifugal force. So what will happen if you start the motor, no? The liquid will deposit on the side, ano, on the wall of the container. So pupunta yan dito. Ano? Yun yung mangyayari. Ito yung liquid natin. Pag umandar yung motor. This is the liquid. Imagine nyo.
So, how do we separate components? Usually, yung mas dense will be on the outside, no? Tapos yung less dense, yung lighter component will be on the inner side. Ganun yung nangyayari, ano? Tapos we provide an exit dito sa para dito sa ano, no? Para dito sa heavy liquid. Tapos we provide another exit para dun sa light, no? Ganun usually yung design ng ano ng centrifuges. Imagine niyo. So, halimbawa dito lalabas yung light. Tapos dun lalabas yung heavy. Okay. Question? Do you have any question regarding ano a centrifuge? Okay, so in industrial centrifuges, the rotational speed is so high that the centrifugal force is so much greater than the force of gravity. No, kaya, di ba, nakatayo na siya. that the liquid surface is virtually cylindrical and coaxial with the axis of rotation. So magkakaroon kayo ng ano, parang cylinder dito sa gitna. Di ba? Cylinder sa gitna. The liquid surface. This is the liquid surface. So parang meron kayong empty cylinder sa gitna ng ano, centrifuge upon operation. Ano? Tapos this is the ano, axis of rotation itong gitna na ito. Ano? Napalit yung nakakabitong ito. Tapos let's define some terms. So yung R1 natin, we're going to derive the equation. Ano? Yung R1 natin, as you can see, this is the, ito yung ano, ito yung radius, no? Ito yung distance from the axis of rotation nung surface liquid, no? Yun. So ito 'yon, ano? Yung R1. Yung R2 naman is the ano, is the distance from the axis of rotation to the wall. 'Yun yung buo na 'yon, ano? So that's R1, this is R2. Okay lang? So mamaya ito yung magiging limit natin ng integration, yung R1 at saka R2. Tapos we're going to consider a certain radius r, no, wherein we're going to evaluate the differential r, no. So i-analyze natin yung forces, no, yung forces, 'di ba, ang force is mass times acceleration. So i-analyze natin yung forces kasi nga meron tayong centrifugal force, no. So i-analyze natin yung forces para ma-design natin yung ano, yung kung gaano kalayo dapat yung ilalagay nating gear galing dun sa ano, dun sa axis of rotation, ano? So ito yung differential r dr, ano? Tapos yung b yung height ng ano, yung height ng container sa centrifuge, ano? Yung b. Okay. Okay, so this is our differential equation for force. Di ba? Kasi ang force ay mass times acceleration lang naman. Ano? So, ang force ay mass times acceleration. Tapos, kasi nga, ano tayo, centrifugal force. Ano? So, ang acceleration natin would be equal to angular velocity squared. No, tapos dapat ang unit niya radians per seconds. Okay, this usually sa problem ang given ay RPM, revolution per minute. So i-convert niyo lang sa radians per seconds, ano? So times syempre times the radius. So this is the acceleration. So pag ano, pag kinumbay niyo 'tong dalawa, you will have F. Are you familiar with this formula? Okay lang ba 'to? You can ano, simply analyze this by using the dimensional analysis. Kasi 'di ba pag W squared, that's just ito yung unit niya, no? radian per second, so magiging radian squared second squared. Tapos yung radius naman halimbawa in meters. So as you can see, acceleration siya, 'di ba? Kasi usually hindi naman natin unitless naman pag radian. So meter per second squared pa rin siya, 'di ba? Meter per second squared, tapos mu-multiply niyo lang sa mass, so magiging ano 'yon? Yung sa mass
magiging kilogram, halimbawa kilogram meter per second squared. Okay? So, this remember the ano, the conversion, the gravitational conversion, GC. So, yung GC naman, so pag SI, equal lamang to sa 1, di ba? 1 kilogram meter per second squared per Newton. Pag ano, pag English, ano ang GC? So pag English, ang GC natin ay mga 32. Ano? Pwede pa 32.2. So, ito naman siya 32.70, mga ganun na ano? So more or less 32. So ito naman, this will convert naman yung pound mass, feet per second squared, into pound force. Tandaan niyo pa? Yung gravitational conversion. Kasi, if you still remember, ano yan eh, dyan galing yan, di ba? Pag nagko-compute kayo na gravity lang yung acceleration, di ba, may g kayo, tapos divided by gc. Pero kasi ngayon, ano tayo, centrifugal yung force natin. So, yung a, napalitan na siya ng omega squared r. Okay lang? Any questions so far? So, yun. Do you have any question regarding this equation? Df is equals to omega squared, that's your angular velocity. Dapat ang unit niya radian per second, no? Times the radius. So radius is anywhere here, ano? So pag kinumbay natin yung dalawa, you will have omega squared r. So pag halimbawa constant naman yung angular velocity, no? Constant yung revolution per minute. So you will have df is equals to omega squared r. Hindi ko na-include yung GC. Ano? Of course, pag SI1 lang naman yung GM. So, yun. No? Question. Do you have any question regarding this equation? Okay lang? Okay. So, let's proceed. Okay, so we're going to ano to use density, ano? Diba density is just mass over volume, ano? Wala naman siguro ang problema doon sa mass over volume. Tapos as you can see, we'll try to derive this equation, ano? So first ito muna, yung dm is equals to 2 pi rho, this is density times radius times V. V is the height of the centrifuge, ano, or of the cylinder. So basically, ang gagawin lang natin, tingnan natin yung formula ng volume. So, ang volume natin, we're going to consider the volume kasi ito dr na ito yung kukonsider natin. Ano? So, yung kanyang ano, 'di ba, yung area pag cylinder ay pi r squared tapos times b because yung height, 'di ba? So pasok natin ito dito. So ang mangyayari diyan, you will have m ito na, pasok ko doon tapos multiply ko dito sa density, you will have pi r squared times rho p. Diba? Na, nasundan ba yun? Ito pinasok ko dito. So you have pi r squared b times rho. Tapos tinanasubos ko sa kabila is equals to m. Ano? So para pag ano, kinuha ko yung differential niya, yung derivative niya. So you have dm is equals to r lang yung variable, then constant density at saka yung height, ano, ng liquid. So magiging 2 pi rho r b dr. Diba? So ito bababa doon. Tapos yun 2r pi b pi rho b pi rho b dr. So ito yun. Ano? Okay lang.
Masusundan ba? Masusundan to? Itong DM? So what I'm going to do is, I'm going to substitute this. Hey, sorry. Ayun yung annotate. Okay, no question about this equation. So ang gagawin ko, i-substitute ko ito doon. No? Diba itong equation na to, ito yung dinrive natin. No? So pag sinubstitute mo yan doon, you will have this equation. Ito yung magiging result. Ano? So df, so meron tayong omega squared. Ayun, omega squared. Tapos 2 pi rho. Ito yung 2 pi rho. Tapos we have r, dalawang r, so r squared, ano? Tama? So bilangin niyo yung variables, pi prb of omega squared dr. Tapos syempre nandun pa rin yung dc. Do you have any question regarding this ano? This equation. Okay lang? Malinaw naman yung derivation. Proceed. Okay, so as you can see, we're going to derive, ano, the delta P, no, the pressure difference. Basically, yung design natin sa taas would be based on the pressure. Pressure dun sa, dapat equal kasi yung pressure, di ba? Tandaan nyo pa yung statics. Static pressure natin sa ano sa momentum, no? So dapat equal yung pressure para stable yung ating centrifuge, ano, para continuous yung operation niya. So kasi pag hindi equal yung pressure, bubula-bula yan, di ba? Parang yung alam niyo ba yung pag nagbubukas kayo ng ano ng lalagyan ng tubig, no? Yung halimbawa yung mineral water, tapos masyadong tight yung takip niya, walang makapasok na hangin. Di ba? There will a time na ano magkakaroon ng bula, madi-disrupt yung system. So siyempre bawal 'yun pag ganun, we are doing some centrifugal separation kasi we don't want to disrupt. Pag na-disrupt mo kasi yung system, maghahalo yung dalawang liquids, ano, or yung dalawang sineseparate natin. So basically ang gusto natin is we're going to design the centrifuges na ano, na stable, equal yung mga pressures, ano. Basically ganun. Kaya nga static pressure. Okay, so let's proceed. So ito df 2 pi b w squared r squared dr. Ito na yung equation natin dun sa last slide, ano, na-drive na natin yun. So para ano, para maging pressure yung df, i-divide natin ng area. So ang area, no, would be 2 pi RV. Parang, as you can see, yung area na pinag-divide natin, yung height niya is B. Okay? So, tapos, yung ano niya, pag tiningnan nyo to sa taas, it's a circle. Ganun niya sa taas, ano? Tapos, ito yung ano niya, ito yung kanyang height, no? So, That's the area, no? Diyan nag-a-act yung ano, diyan nag-a-act yung force. 'Di ba? Imagine niyo ba? Bakit yung area niya hindi circle? Hindi sa circle. Kasi hindi naman talaga sa ano, hindi naman siya talaga nag-a-act sa circle. Nag-a-act yung ano, outward papunta rito, ano? Papunta rito yung force natin. Pag ganun. No? Kaya yung action nung ano nung force dito sa area na to, perpendicular dito sa area na to, ano, kumbaga yung parang halimbawa meron kayong lata, no, na bilog, no, na cylinder, halimbawa lata ng sardinas, ganun, nag-a-act yung pressure dun sa ano, dun sa metal. So how do you get the area of the metal? Di ba, you just get the circumference 2 pi r, no, times the height nung lata, so that's 2 pi rb. Naintindihan ba ito?
Naintindihan itong 2 pi RV na ito. Do you have any question regarding that the area is 2 pi RV? So pag dinivide natin ito ng 2 pi RV, divide natin ng 2 pi RV ito. So kita nyo magka-cancel yung 2, magka-cancel yung pi, magka-cancel yung isang R, tapos mawawala din isang B. So ano na lang natira? So ang natira na lang ay yung omega squared times rho times R. Ano? Omega squared times rho times R, dr, dc. Do you have any question regarding this equation? Okay lang? Tapos, sunod. So instead of df, we have now dp. No? So dp, panbawa, in-integrate natin from p1 to p2. So that will become p2 minus p1. Tapos integrate natin to from R1 to R2. Remember yung R1 natin, yung bakante sa loob, ano? Yung radius ng cylinder na bakante sa loob ng center. Tapos yung R2 yung wall. So from R1 to R2. So we have this equation, ano? So ito yon, tapos in-integrate natin. Di ba ang integral ng RDR, so kalba constant yung omega rho GC, ang integral ng RDR ay R squared divided by 2. So kaya may divided by value dito. R2 squared minus R1 squared divided by 2. Do you have any question regarding this? So ito na yung ating working equation. Ano? So hinto muna tayo dito before we proceed. Let's try to use this equation to solve the problem. Do you have any question? Do you have any question regarding the derivation of this equation? Let's proceed. Let's try to solve the problem. So this is from McCabe, no? Problem 2.6. A centrifuge bowl, 250 millimeter internal diameter, is turning 4,000 revolution per minute. Ano? It contains a layer of chlorobenzene, 50 millimeter thick. Umaandar na to. Ano? So ibig sabihin ng 50 millimeter thick, nakatayo na yung chlorobenzene. No? Nandun na siya sa gilid. Na-imagine ba yung sinasabi ng problem, yung 50 millimeter thick na chlorobenzene? Maandar na yung centrifuge, tapos nakatayo na yung chlorobenzene sa gilid. So, balimbawa, top view, nakatayo na yung chlorobenzene. Nandun na siya sa sides. Ito na yung chlorobenzene, yung may guhit na yun. Naintindihan yun? Itong 50 millimeter thick na to. Ano? So, ito yun. Ito yung 50 millimeter thick. Yun namang halimbawa, 250 mm ID. Ito yan, yung buong diameter nung ano. Yung buong diameter nung cylinder. Okay? If the density of chlorobenzene is 1,109 kilogram per cubic meter and the pressure at the liquid surface is atmospheric, what gauge pressure is exerted on the wall of the centrifuge bowl? So, ano lang, nagamitin lang natin yung formula natin, yung T2 minus P1. So, ang P1 natin atmospheric, ano? So, this is 1 atmosphere. Basta atmospheric siya, ano? Ano bang gagamit? Malalabas na unit. Ang lalabas dito na unit is, ano? Is Pascal, ano? So, this is, ano ba? 101325, ganun na yan, ano? So, kumbaga, what I'm trying to say, itong P2 minus P1, magiging, ano na rin lang yan, delta P. No, so yung delta P gauge pressure na siya. Net na siya, ano? So, and then the formula is rho squared times density, no? Times R, syempre mas malaki yung R2, ano? R2 squared minus R1 squared. Remember, R1 is the yun yung empty sa loob, ano? So analyze natin namin. Divided by 2 GC. Yung ano natin, SI to ano kasi kilogram per cubic meter. So pag SI and GC 1 din lang 'yan, ano? Okay? So first, let's try to calculate yung ano, yung angular velocity. So dapat ang angular velocity ang unit niya ay radian per second, ano? So ito kasi revolution per minute. How do you convert revolution per minute to radian per second? Anong ano, ang isang revolution is equals to 2 pi radians, di ba? Isang ikot. Di ba?
Kailan to? Yun. Tapos siyempre, alam niyo naman, 1 minute is 60 seconds. Ano? So, halimbawa, we have 4,000 revolution per minute. So, times 2 pi radian. Okay, per revolution. Tapos, 1 minute is 60 seconds. Something like 419, ano? Mga 419 to. 419 radian per second. Okay? So, substitute lang natin dito. Tapos, given naman yung density. Tapos, let's analyze yung R2 at saka R1. So, 250 millimeter. Medyo lalakihan ko yung drawing. Ito, ano? Itong total radius na to. 250 millimeter. So, yung kalahati niyan, anong kalahati? Anong radius? Kasi this is D, ID. No? Diameter yan. So, ang kalahati, mula doon sa gitna, sa wall, ay 125 millimeter. Diba? Tapos, if this is 50 millimeter, diba, given na 50 millimeter yung, ano, yung liquid. Ako, okay, 50 millimeter ito yung thickness ng liquid. So ilan na lang yung ilan yung ano, ilan yung R1? 125 minus 50. So therefore, nakita niyo ba? R1 is equals to 75 millimeter. Ano yung R2? Siyempre yung R2 mula rito hanggang doon, di ba? Tandaan niyo pa yung definition. Yung mismong actual radius ng cylinder, yun yung R2. Yung R1, yung empty space. Tapos yung R2, yung mismong ano, radius ng cylinder. So ang R2 ay 125 mm. Okay? So, syempre, pag pinasok nyo dito sa formula, kailangan nyo i-convert sa meter. Kasi yung ating, ano, yung ating density ay cubic meter. Okay lang? May question ba so far? So, halimbawa to, this is, halimbawa, 75, this is equivalent to 0.075 meter. Ano? Divide nyo lang ng 1,000. Basically, divide nyo lang ng 1,000. Kasi milli to, ito to the minus 3, ano? Tapos ito naman ay 0.125. Kakasunod? So, yun, ready na para ipasok nyo doon sa, ano, sa equation natin. So, pasok natin sa equation. So, delta P, this is the pressure. Omega squared is 419. Okay, so radian per second. Tapos squared natin. Tapos times the density. The density is ano, 1,109 kilogram per cubic meter. Tapos R2. R2 is 0.125 meter. Ano? So squared natin to. Squared na yun, ano? Minus 0.075. Squared then. Tapos divided by 2. Okay? Question. Do you have any question? Ano magiging unit nito? Remember, may GC tayo dito. Ano? GC is kilogram meter per second squared per Newton. Ano magiging unit? Ito, tsaka yun, magka-cancel out. Ano? Anyway, so, mamaya natin analyze yung unit. Calculate muna natin yung value niya. So, 419 squared, huwag makakalimutan yung squared, times 1109, no? Times parenthesis, 0.125 squared,
minus 0.075 squared. Divided by 2. So I'm getting something like 973,485. 486. Anong unit nito? This is pressure. So pag SI, anong unit nito? More or less Pascal yan. So bakit siya naging Pascal? Kasi itong GC, sabi ko nga sa inyo kanina, kilogram meter per second squared per Newton. So itong meter cube na to, ay magka-cancel out siya dito, isang meter squared na to. So may matitira pa isang meter. Tapos yun, second squared. So yung second squared yan, magka-cancel out yan dito. Tapos yung kilogram, magka-cancel out dito. So as you can see, ang matitira diyang unit ay Newton per meter squared. So Newton per meter squared is Pascal. So this is approximately equal to, malinaw yung cancellation natin ng units na magiging Pascal siya. So this is approximately equal to mga 9.7 bar. Kasi di ba 100,000? So syempre, importante rin yan. You need to design yung wall nyo na kaya niyang mag-stand yung ganung pressure. Otherwise, masisira, di ba? Bibigay yan. Lalo na, syempre, yung mga joints, kung may joints sila, Pero kung halimbawa, fabricated naman siya na buo, so dapat yung thickness niya should withstand that pressure. So dapat may allowance pa kayo, di ba? Nag-aaralan niyo. Mayroon pa rin ba kayo? Ay, wala na ata kayong strength of material. Anyway, basta kaya, yun yung dapat. Yun yung application niya. Pwede nyo siguro ibigay yan dun sa mga dun sa usually we work in with other engineers. Kasi tinanggal ang strength sa chemeng. Kaya naging apat na taon yan. Yun yung mga nawala. Yung strength. Dapat yung retain ng strength . Tama ba? Nawala na strength. Wala na kayong strength of material or hindi niyo pa rin alam? Wala na kayong strength Wala na yung strength. Meron na lang kayong lang bang natira sa inyo? Statics, dynamics, meron ba rin? Kasi tatlo yan statics, dynamics, tsaka strength. So kasi nga naging apat na taon na lang ang chemeng, I think nawala yung strength. Yun yung naririnig ko sa MCL, nawala yung strength. So ito kasi ginagamit 'yan sa strength para ma-calculate yung thickness nung container application. Pero do you have any question regarding the calculation of the problem? Nasundan ba yung mga conversion ng units? Of course ito, basic naman 'to yung revolution RPM, revolution per minute to radian per second. Tapos ito lang naman yung derive natin na formula. So tandaan niyo lang 'yon. Tapos sana natatandaan nyo pa yung mga GC-GC, no? Yung sa SI at saka yung sa English, dapat natatandaan nyo pa yun. Okay, kung okay lang, let's proceed. Okay, so this is the centrifugal decanter. Usually, yan, may mga tubo, kita nyo, pumapasok yung material. Usually, dito sa ilalim, pumapasok yung sample. Pumapasok yan. Tapos ito yung siguro, somewhere is the motor. Probably, on the top is the motor. Tapos, ito yung, merong ikot yan na container sa loob. So, pag ikot ng container, tatayo yung liquid. Tapos, masaseparate yung, halimbawa, dalawang layer yung liquid, immiscible liquid. So, yung isang liquid, lalabas yung light. Yung light, hindi ko lang alam kung saan lalabas yung light. It's either here. Tapos yung heavy, lalabas yung sa kabila. Parang ganun naman yung design. When the difference between the densities of the two liquids is small, this is a centrifugal decanter. The force of gravity may be too weak to separate the liquids in a reasonable time. So, kung matatandaan nyo, meron tayong dinidesign sa liquid-liquid extraction.
no, may dinidesign tayong mga tangke. Tapos papasok doon yung dalawang liquid na immiscible, tapos ay by gravity, may mga ganung ano, may mga ganung equipment. By gravity magse-separate yung dalawang liquid. Pero kung minsan pag malapit na malapit talaga yung density ng liquid, you need a centrifuge, a centrifugal decanter, ano? Just like this one. So the force of gravity may be too weak to separate the liquids in a reasonable time, no? Halimbawa, kailangan ng isang oras bago mag-separate. So, yun yung residence time nyo. So, pag halimbawa, isang oras bago mag-separate, yun yung residence time nyo. Tapos, relatively mataas yung flow rate nyo. Ang laki-laki nung magiging, ano, ang laki-laki nung magiging tanke, no? Yung separation tank. So, meron yan, ano? Pag-aaralan nyo yan sa design. Meron kayo kasing, ano, chemical engineering equipment design. So, pag-aaralan nyo yan. Kung ano yung, may mga limits kasi yan. Kung ano yung kung kailan practical na gumamit ng separation tank, kung kailan na kayo kailangan mag-centrifugal decanter na kayo, no? May mga ganun yan, may limit. So the separation may be accomplished by ano, a liquid-liquid centrifuge. So this is a liquid-liquid centrifuge. This is also known as a centrifugal decanter, ano? Yeah. So basically, halimbawa, ito yung green, ito yung pumapasok na ano, no, na mixture. Tapos pag sinentrifuge niyo yung ano yung sample, ito na yung cylinder do sa loob ng ano ng centrifuge. Yan pag nag-field trip kayo, may mga sugar mills din ba sa ano sa Davao, sa Mindanao? Parang wala ano. parang wala akong naririnig sa inyo. Usually sa Visayas madami eh. 'Di ba sa Negros? Yan. Speaking of sugars na nagkakaroon tayo ng shortage. Kaya meron kami marami sa amin, ano? Sa dito sa Laguna, no, we have one in Canlubang, and then we have another thing in ano, another sugar mill in ano, sugar mill in Batangas, no? So, 'yun yung malalapit. Eh. Kaya that's why merong hacienda, yung mga hacienda. So, 'yun. Kaya may chemical engineering sa UPLB. It started with ano, the Sugar Tech course, tapos later naging ano, chemical engineering. Ganun din yung mga kwento. That's why there are ano, all the school of chemical engineering in Visayas, ano? Kasi may mga sugar mills din sa ang alam ko sa Negros. Ganun din. Kaya kami pag nag-field trip kami, usually yun yung mga una namin pinupuntahan kasi yun yung malalapit, no? Although yung sa Canlubang, ewan ko kung bukas pa yun. Alam nyo naman dito kasi sa Laguna, ano, medyo ano na kasi ang Manila eh, nag-i-expand na yung Manila. Kaya nagiging housing na yung mga area dyan sa ano. Nagiging subdivision na yung mga area at saka industrial park. Yung mga area dun sa Canlubang is Calamba, Laguna. yun yung dating hacienda, yung dating sugar mill, ano. Pero dati pag nag-experiment pa kami, doon pa kami kumukuha ng molasses, ano, nung college kami. Doon pa kami kumukuha ng molasses sa ano, sa Canlubang. Anyway, as you can see, pag sinentrifuge yung ano, yung liquid, maghihiwalay ano, yung violet, that's the light liquid, siya yung nasa loob. Yung yellow, that's the heavy liquid, siya yung nasa labas, ano? So as you can see, if you can imagine this, merong sariling ayun, pag na-centrifuge, pupunta siya dito sa ano, sa outer portion, tapos di-design mo siya na ano. Yun, may lalabasan siya dito, tapos dito mo marerecover yung heavy phase. Yung mas dense na liquid, ano? Tapos as you can see, yun namang lighter phase, dito naman siya lalabas, no? Ito yung light phase outlet, ito yung heavy phase outlet. Na-imagine niyo? Kasi yung sinasabi ko, pag nag-field trip kayo, makikita nyo lang naman, parang ano lang, para lang siyang pressure cooker. Hindi nyo naman makikita yung loob. Ano, metal lamang siya, parang pressure cooker lang na may takip. So hindi naman talaga binubuksan niya kasi continuous din lang yung operation. So may lang sa inyo nung nag-guide sa inyo sa nag-field trip, oh yan, centrifuge yan. Ganun lamang yan, ano? Unless na tsambahan nyo na may maintenance na nakabukas siya at saka nyo lang makikita may cylinder sa loob. Pero mamaya manood tayo ng YouTube video para mas ma-imagine nyo ano? Kung paano. Do you have any question regarding this ano centrifugal decanter? Liquid-liquid centrifuges.
Facebook. Kung wala, let's proceed. Ayun, manood pala tayo ng ano. Manood tayo ng YouTube. Share ko yung YouTube ko. Ito yung YouTube ko. Yes, sir. Yes, sir. Fuse from WVO Designs. We've been testing this in our labs and playing with it. This consists of a centrifuge bowl, an outer bowl, a quick connect fitting to take the centrifuge bowl off. There's two ports. There's a port on the outer, and there's a port underneath this for draining out the water as well. It also comes with a handy lid. On the lid, it has the dispensing knob, the dispensing port, and then it has an air breather port and then an optional port for doing all sorts of things. We've been using this port today to introduce water to the centrifuge just to see what it does. It also has this really cool heater that we'll be testing as well. And this is a 120 volt heater. Oil basically comes in this side, flows up and through it, and then into your centrifuge. So you've got heated oil going into your centrifuge. This is our testing setup to test the centrifuge. We have a carboy full of nasty oil. This stuff comes from McDonald's. And then we've got a tube that goes over to our centrifuge. This is our heater. It's got a heating element here in it. We then have the centrifuge that's spinning. This is our good oil out. Goes to this barrel. And then this is our bad oil out. Comes down to this carboy. So we'll spin this up and get it running. We're just doing a gravity feed here. Let's reach up and let some oil come through. We've got our heater on. You can set this with a thermostat here. Nice and warm. Notice it's got very different things we can set it at. We set it about 70 cc, which is about 150 degrees Fahrenheit. It's got this nice hose that comes up through here, and it goes into the centrifuge, and away it goes. This is our controller. We have it set right now at about 3950 RPM, and we're just going to centrifuge some of this oil away. You can notice that there's some oil coming into it already. If we look in here, we can see that the oil flows this into our centrifuge and then into our outside bowl. It's just gently putting oil into our centrifuge. If you look in here, you can see the oil riding against the inside of that centrifuge. And as we introduce more oil, the good oil will come up and over and down our outlet side, which is on this side over here, and the oil, when we turn the centrifuge off, that stuff should flow over there. But we're going to start seeing a lot of oil flow through over here. I'm going to turn this on here so you can see it in action. Notice the oil flow right up to the sides. Put our lid back on and run a bunch through and see if we can't get any residue out of it.
we hope to see really clean oil coming out of this port. And when we stop the centrifuge, the nasty stuff will come over here. I've turned it up to the full 6,000 RPMs, and I'm just letting the oil flow in slowly. I can hear it hitting the sides and coming out, and we'll slowly start seeing more come through our through the side of the centrifuge there. So, yun, basically, sana nakita niyo yung mga dinidiscuss ko sa inyo kanina, ano? Do you have any question? So, I don't know if we have enough time. It's already 11:12, ano? So, we're supposed to solve a problem, ano? Wherein we're going to calculate R sub A. Kita niyo yung R sub A ito. So basically yung R sub A, parang ano siya, parang weir. You're familiar with the weir? Yung parang harang, no? So para yung heavy liquid, dun siya lalabas, no? Kasi pag halimbawa, pinabayaan, dito niyo siya pinalabas, halimbawa dito, ano? Nilagay yung RA. So, ang mangyayari, hindi mag-i-equal yung pressure niya at saka yung pressure nung B. Hindi magiging stable yung system. So, bubula yan. Ano? So, we need to calculate R sub A such that yung pressure dito at saka yung pressure dun sa, dito sa surface, equal sila. No? Para stable yung ating centrifuge. Hindi maghahalo yung laman. No? So, yun. Yung RA, as you can see, yung RA, ito yung distance from the axis of rotation hanggang dun sa ano, hanggang dun sa weir, no, na lalagay natin, ano. So ito yung liquid B, ito yung liquid A. As you can see, nakatayo na to, umaandar na yung centrifuges. So yung liquid A, yung heavy liquid, yung liquid B, ito yung light liquid, ano. Eh syempre pag mas matigat, mas malayo yung talsik niya kasi di ba force omega squared, ano, so mas ano siya, mas nasa outer yung mas mabigat. Eh but may something na hindi mariwanag. Balik mo sa kanina. Yun, so we need to calculate R sub A. Ito namang RB, generally nandoon lamang siya dun sa ano, dun sa RB and R1 are the same, ano? Yung R1 natin kanina, natandaan niyo pa yung R1 at saka R2, ano? So yun lamang yun. Okay, tapos meron tayo ditong ano, pressure analysis equation. So kung tandaan niyo pa yung static pressure natin, tandaan niyo pa ba yung static pressure? Yung magseset lamang kayo. So halimbawa, ang ating static natin dito sa ano, 'di ba? Equal yung pressure dito sa interface, ano? Para stable siya at equilibrium, ano? Para hindi siya maghahalo, parang ganoon, ano? So, ito dito tayo magpe-pressure balance. So in other words, pwede niyo rin namang isipin na halimbawa, PB is equals to PA. So para pag nag-ano tayo, minus natin sa P sub I, yung P sub I yung pressure dito sa interface, ano? Minus natin sa interface, equal yung P sub I minus P sub B equals to P sub I minus P sub A. Okay? Pwede nyo rin isipin na ganun. Or pwede nyo rin isipin, tandaan nyo pa yung ano, static pressure sa momentum transfer, di ba yun yung first topic?
So pwede niyo ring isipin na magpe-pressure balance kayo dito sa interface. So pag nag-pressure balance kayo dito sa interface, so yung ito, pressure limbawa ng A, no? So ang pressure do sa interface P sub I minus P sub A. So dapat yung yon ay equal dun sa P sub I minus P sub B dito. No? Nakaano lang siya, nakatayo. 'Di ba? Tandaan niyo yung mga manometer na may different liquids. Tandaan niyo pa yung problem na ganun. Static pressure. Yung may manometer kaya tapos merong lomer. Yung unang layer niyo ano, mercury. Tapos siyempre, yung may measure kayong may water yung sa tubo, tubig yung dumadaan. So yung second layer niyo water, 'di ba? Yung ganun. Tapos ibabalance yung pressure doon para makuha niyo yung height ng manometer. So, 'di ba? Hanap kayo ng level kung saan equal yung pressure tapos doon kayo magbabalance ng pressure, 'di ba? So this expression can be explained by the same static pressure analysis. Ano? Pero pwede rin mathematical, ano? As long ang assumption natin dito, equal yung pressure A tsaka equal yung pressure B, 'di ba? Para stable yung system, pwede rin ganun kasimple. Tapos yun, parang ima-minus nyo lang sila sa PI, 'di ba? That's the same, ano? Cancel nyo yung PI do. So it simplifies to P sub B is equals to P sub A. Ganun din lang naman yun, ano? Okay, so dito manggagaling yung ating ano, yung ating equation for RA. Okay, so papasok lang natin yung derived natin formula kanina. 'Di ba yung P sub I minus P sub B is equals to this is omega squared, ano? This is your angular velocity, ano? Times density. Density siyempre nung B. Tapos RI minus RB. So pag in-imagine nyo, yung RI yung interface, ano? Yung RB, ito sa taas, no? Ito yung interface. Ito yung interface. Ito yon. Tapos yun yung RB, ano? Mukha din lang ng kanina. So yun. In case of ano naman, in case of A, so P sub I minus P sub A is equal to omega squared P sub A RI squared minus RA squared divided by 2GC. So ito na yung derive natin formula kanina. No? Pinasok lang natin yung, kasi we have two liquids eh, A and B. So pinasok lang natin yung ano, yung A and B. Kita nyo, ito yung I, tapos yun yung A and B. Ano? Nandun sila. Ito yung RA, yun yung RB. So mas malaki yung RI. Parang yung RI, parang ito yung ating ano, no? Parang ito yung ating wall. Kaya ma-minus niyo yung dito natin kinukuha yung gauge pressure sa RI. Kaya ma-minus niyo itong RB, kasi ma-minus niyo RA at saka yung RB, ano? Okay? Malinaw ba itong dalawa? Tapos equal naman yung PI minus PB equal din sa PI minus PA. So, magka-cancel yung 2GC pag in-equate natin yung dalawa. Magka-cancel din yung yung angular velocity. So, ito na lang yung matitira. Ako actually hindi ko na ginagamit itong huling equation. Kayo kung gusto nyo gamitin kasi may shift solve naman. So, ito na lang yung ginagamit yung equation sa pag-solve ng problem. Yung density of B times quantity RI squared minus RB squared is equals to density of A times RI squared minus R sub A squared. Alam nyo pa naman yung ano, no? This is density of B, density of A. Yung RI, ito yon, yung distance from the axis of rotation to the interface of the two liquids, no? Yung RA, ito yung outlet ng ano, yung i-design yung outlet nung yung distance niya, no? From the axis of rotation, yun yung RA. Yung RB naman, basically parang siya yung surface ng cylinder, no? Pero magko-construct din kayo. Do you have any question regarding our equation, this equation? Okay, so kano magmas? Buti mo na lang. Wala, may babayaran pa ba? Buti mo na lang. The liquids described in problem 2.4, so dito natin kukunin yung density sa problem 2.4, are to be separated in a tubular centrifuge bowl with an inside diameter of 150 millimeter. Ano?
rotating at 8,000 revolution per minute. So medyo mabilis, ano? So the pre-liquid surface, this is still from Jean Coplis. The pre-liquid surface inside the bowl is 40 millimeter from the axis of rotation. So ano ba yung 40? Tingnan nyo sa drawing, ano yung 40? R? RB. No? Yung pre-liquid surface is palagi siyang RB. Automatic yung RB yun. Ano? If the centrifuge bowl is to contain equal volumes of two liquids, okay, we need to consider that mamaya sa pagsasolve, what should be the radial distance from the rotation axis to the top of the overflow dam for heavy liquid? So, ang pinapahanap is yung RA. Radial distance from the rotational axis, no, yung sa center, to the top of the overflow dam. Yun, overflow dam pala yung tawag doon. Ano? Ito, overflow dam. Ito yung top ng overflow dam. Top of the overflow. Kasi ito parang dam, tapos yung top of the overflow dam, yung R sub A. Ano? For the liquid. So, yun. We need to calculate R sub A. So, ang ating formula na gagamitin, yung kanina, ano? Yung merong density, alimbawa, rho A, this one, ano? Oh, rho B muna. A is the heavy, ano? A is the heavy liquid. A refers to the heavy liquid. So, yun nandito sa labas. So, ito yung formula natin. Ano? Rho B, Ri minus Rb squared. Actually, kahit naman magbaliktad, ano? Kahit unahin niyo yung A. Rho A times Ri squared minus Ri squared. Basta tandaan nyo A yung heavy. Ano? Tapos, ang hinahanap natin yung R sub A. So, rho B or rho A, kasi yung naman yan, times Ri squared. Ri, ito yung interface dito. Ano? So, syempre, usually hindi yan given. Ang given lamang yung ID, no? ito yung wall, yung wall doon, at saka yung empty space sa gitna, usually yung given. Ano? RB yung given. RA squared equals sa density ng B times RI squared minus RB. So pag chinek nyo to, meron naman tayong densities. Ano? Kita nyo sa taas, doon sa problem, doon sa taas, meron tayong, ito ano, kita nyo, halimbawa, the density of ano chlorobenzene is 1109, and then the density of water aqueous ano is 1020, the water solution. So ito yung A natin, ito yung rho A, heavy, di ba? Mas mataas yung density. Tapos ito yung ating rho B, 1020. So meron tayo nito, yung dalawa. Tapos sabi ko nga sa inyo, yung isa pang given is yung RB. So ito, RB meron din tayo. So actually, pero may problema tayo kasi dalawa pa yung unknowns, RI at saka RA. So we need another equation, ano? So sabi nung problem, equal daw yung volume nung ano, nung liquids, no, nung water at saka nung chlorobenzene, equal yung volume nila. So pag ina-analyze nyo, kung equal yung volume, ang hanapin natin kasi yung RI, ano? So pag ina-analyze nyo, yung top view, meron tayong dalawang concentric circle. Tapos dapat equal yung area nila. No? So ito yung area 1, for example. Tapos ito yung area 2. Imagine nyo ba? Tapos dapat equal yung area 1 sa area 2. So mag-i-equal yung volume nila kasi isa lang naman yung height natin. Di ba yung B, yung height natin. Equal, constant naman yung B. So dito tayo magbe-base, ano? Yung A1 at saka A2. So ano bang formula, for example, ng A1? Yung outermost. So as you can see, yung area nito, itong outermost, is dependent siya dito sa ano? Yung sa outer diameter. Tapos ito RI, ano? So ang area ng circle ay pi R squared, ano? So pi, yung let's call this R2, 'di ba? R2 yung ano, outer, no? So R2 squared minus RI.
squared. Okay lang? Tapos pi, yun namang ano, ito namang inner circle. Yung inner circle naman, yung mas malaki niyang radius is ri. Tapos yung inner radius niya ay rb, no? Rb squared. Kakaintindihan ba tayo? Kung magka-cancel yung pi, tapos substitute natin yung bawa yung R2. Yung R2 natin 150 mm. So 75 mm ano? 'Di ba? 75 mm yung R2. Squared natin ano? Yung RI yun yung hinahanap natin, RI squared. Tapos equate natin sa RI ulit. Hindi natin alam yung RI. Yung RB natin ay yun ang RB. 40, ano? 40 millimeter. 40 square. Okay lang? Nakasunod ba? So we can calculate RI. Pag alam niyo na yung RI, plug in lang natin doon sa ating row A RI squared equation, masosolve na natin yung RA. Ganun lang naman yun. No? Nasundan ba? 75 squared minus RI tapos RI okay, anong nakukuha yung RI? I'm getting something like 60, ano? 60 millimeter. Diba? So this is approximately equal to ano? 0.060 meter. Okay, pero actually, you can also use ano, millimeter. Pwede na naman eh. So substitute lang natin dito. PA heavy, so 1109 kilogram per cubic meter. Tapos RI natin, ano ba, 60 millimeter, ano? Pwede naman yan eh. Squared. Yung RA natin, yun yung hinahanap natin, di ba? So millimeter yung magiging answer dito, pag ganyan. Tapos density B, yung water, 1020. Parehasong naman sila ng unit, ano? Kilogram per cubic meter. So magka-cancel lang naman yun. See, parehasong naman sila. Yung RI natin, again, ano, 60 millimeter squared minus RB. Yung RB natin is ilan? Ganun yun. Ayun, ano yung 40. Squared. So anong RA natin? It should be greater than 40. Alam? Kasi kita nyo dito, di ba? Nandun siya lang. So, use your calculator tapos sheep salt. 1109 times 60 squared minus x squared parenthesis tapos ano, 1020 baka tubig naman. Hey, tulungan mo si mama mo. Ano ang iba? Do you have any question? So shift solve. Siyempre, ano yan, ano, quadratic. Kunin niyo yung positive na ano, root. Yun. What do you got? Nakuha niyo yung ano, 42 millimeters, yung RA. Naintindihan? Do you have any question regarding this ano, McCabe centrifuge material? So I discussed this kasi parang interesting siya ano kasi design siya no ng centrifuge. Hindi siya operation pero siya quite interesting.
So, kasi yung lumabas din yung ano, 20, itong last board, itong May 2022. Ito yung lumabas. Yung nagka-calculate sila ng RA. Usually, hindi ito dinidiscuss. Medyo bumabalik si ano si Sir ano sa McCabe, yung mga McCabe siya. Pero next meeting we're going to discuss the ano no, the gene copies problems. Naintindihan? Do you have any question? Okay, so can I check your attendance for mabilis lang ha? Please say present when I call your name. Jana Cresel Arcamo, Fisha Bahaw, Josh Gabriel Dinela. Present, sir. Christopher Wellworth. Sir, present po ba? Okay. Present, Ferrer po. Nicole Puglia. Nicole, Dulce Marie Hilario, Judy Marie Madulara, Harbin Lee Maghuyop, present sir. Fritz Mayordomo, Stephanie Jane Sapi, present sir. Davidson Soriano, John Joseph Tolentino, present sir. Lorenzo Jun Villalobos. John Joseph Tolentino, present ano? Yes, sir, present. Okay, so thank you for attending, you know. See you on probably Wednesday, you know, see you on Wednesday. Or Friday para mas mahaba. Sige, basta mag-share na lang ako ng ano ng link kung mag-link tayo. Bye-bye. Bye po, sir. Thank you. Sir, thank you. Thank you, sir.